sa testimony, meron mga mananampalataya na laging-laging nag-share ng testimony. Dahil laging mag-share ng testimony, malaki ang kanilang bunga. Maraming masasharean. Dahil ang kanilang testimony, handang-handa na, alam nila, at laging handang magbahagi. Maganda pag ganun. Meron ibang mga mananampalataya, buong buhay Kristiyano. Hindi sila nag-share ng kanilang testimony kahit minsan. Meron din eh. Meron din ganyan. Pag ganun, nakakalungkot. Malaking pagkakataon na wala. So ang gusto natin, bawat isa sa atin, handang-handa na at laging mababahagi. Meron din church. Meron din mga church na ang kanilang leadership ng church, tinuruan nila ang buong membership mag-share ng kanilang testimony. At lahat ng mga miyembro ay handang-handang mag-share at gumagawa. Kaya nabubunga sila ng malaking-malaki. Meron ibang church naman, ang leadership ng church, hindi nila naturuan ang kanilang mga miyembro mag-testimony. At kahit isa sa kanilang mga miyembro, hindi nagta-testimony. Meron din eh. Kaya malaki ang range. May magkabaligtad ang ating mga church. Meron magaling na mag-testimony, nagbubunga. Meron hindi. Paano tayo magiging yung church na lahat ay marunong, lahat ay gumagawa, at lahat ay nagbubunga? Yan ang gusto natin sa ating church. At yan ang ating pag-usapan ngayon for the next 1 or 2 hours tungkol sa ating testimony. Kayo sa mga GIA, alam ko marunong na kayo dito. Magaling na kayo dito. At sana meron konting mapupulot ngayong araw. Kung hindi, review na lang. Pasensya po. Yung mga non-GIA, meron tayong pag-aaralan ngayon kung paano imobilize natin ang ating mga miyembro para mag-share ng kanilang testimony. Ayon sa mga church historians, sabi nila, every recorded revival in church history, every recorded revival, kung nananatili ang bunga, meron din kasamang church planting led by lay people. Every recorded revival, no exception. Kaya kung gusto natin magkaroon ng revival, siyempre kailangan din church planting at hindi masahan si pastor lang. Kailangan din immobilize ang mga miyembro para sila rin ay kikilos para makatulong ng malaking-malaki for church planting. Yun lang ang paraan so far in the whole history of the church na nagkaroon ng revival na nanatili ang bunga. Kung ganoon ang ating inasahan, kailangan at least ang ating mga miyembro marunong mag-share ng kanilang testimony. That's the starting point. Actually, the starting point was last week, prayer, care, share. Yan ang ating ginawa. Yan ang ating ibabahagi sa church. Sila din ay prayer, care, share. After that, duroan silang mag-share ng kanilang testimony. Next week, pag-usapan, paano sila ay mag-share ng gospel. After that, mga outreach Bible studies na. Sila ay gagawa. So, doon ang ating patutunguhan. Tama ba yan? Yan ang ating papuntahan. Yan ang ating papuntahan. Yan ang ating papuntahan. So, yan ang kung saan tayo ngayon. Nandito tayo sa testimony, pero hindi para lang mag-testimony. Ito po ay isang napakalaking at crucial na bahagi para magkaroon tayo ng massive church planting. Para immobilize ang ating miyembro, makakatulong sila. Ito ay isang hakbang. So dapat maging mahusay na mahusay tayo dito ngayon. Turuan ang lahat ng mga miyembro. Asahan natin sila ay gagawa. At from there, we'll start open cells and plant churches. So paano gagawin? Kung gusto natin immobilize ang lahat ng ating mga miyembro, kailangan meron tayong simple pattern. Balik tayo sa Philippians 3:17. Sabi ni Apostle Pablo, join in following my example and observe those who walk according to the pattern you have in us. Apply natin ito sa testimony. Tayong lahat madaling mag-share ng testimony. Tayong mga church leaders,
matagal na church leaders sa atin para mag-share ng testimony, napakadali. Pero ito po ang tanong, meron ba tayong pattern, simpleng pattern, na madaling nailipat sa ating mga miyembro? And when they observe our pattern, gagawin nila para sila rin ay magte-testimony din buong church. Yan ang kailangan. So yan ang ating pag-aaralan ngayon. Ano po ang isang simpleng-simpleng pattern, hindi lang para sa atin dahil marunong na tayong lahat, marunong na. Pero kailangan natin meron tayong simpleng pattern na madaling maibigay sa lahat ng ating mga miyembro para sila rin ay gagawa following after our simple pattern. So, paano natin gagawin? Tingnan po natin. Okay, so ang testimony ay isa sa mga kinakatakutan ng iba. Pero it is the best and powerful tool in multiplication. So this time ay magsusulat tayo ng ating mga testimony at didiscuss natin paano natin yung gagawin sa simpleng-simpleng mga kaparaanan. Okay, so magiging assignment natin to. Actual natin gagawin dito, magpaplano. At i-check din natin kung anong nangyari sa mga simple natin, mga testimony na ginawa dito sa lugar na ito. Everyone will learn at matututunan natin kung paano mag-compose ng ating simpleng testimony. So assignment natin yan. So ang testimony ay mayroong tatlong bahagi. Simple testimony. Una, our life before we trusted Christ. Kung sino tayo noon, nang wala pa ang Panginoong Kristo sa buhay natin. Pangalawa, how we came to trust in Christ. Paanong nangyari na tayo ay biglang nakakilala kay Kristo, na born again, or ang buhay natin ay pinag-harian ni Kristo. At pangatlo, ano na ngayon, our life after we trusted Christ. Yan. Ano na ang tinatakbuhan ng buhay natin ngayon? So una, before we met Christ. Pangalawa, paanong nangyari na ikaw ay nakakilala kay Kristo? At pangatlo, kumusta na ang progress mo, ang buhay mo, buhat ng ikaw ay tumanggap kay Jesus Kristo? Halimbawa, noong before and after, noon nag-worry tungkol sa kamatayan. Ngayon, mapayapa na. Hindi ho namatay na. So, mapayapa na. Noon, mahiling magtanim ng galit. Ngayon, marunong nang magpatawad. Ayan. So, ang laki ng difference. Noon, lagi nag-aaway kaming mag-asawa. Ngayon, yan. Kaunti na lang away. At least may pagkakaiba. Noon kasi laging may series, di ba? Pag nag-aaway noong una, di ba? Mga away mag-asawa noon, talagang nire-review pa yung panahon ng dalaga't binata pa. Yeah. Ngayon ang away, yung recently na lang yung pinakamalapit. So that's the pagbabago ng ginawa ng Panginoon. Noon laging masungit. Ngayon ay ngumingiti na. Di ba? Kahit nakasimangot. Yan. Kasi ganun ang Kristiyano, di ba? Kahit masama loob mo, kahit masakit, nakakangiti ka pa din. Di ba? Pero sa isip, ang sarap mong patayin. Dinadaan na lang sa ngiti. Pero kasi marunong na tayong mag-handle. Kasi, di ba, tinuturuan ni Kristo. Noon, maraming bisyo. Ngayon, Facebook na lang. Di ba? Ngayon, wala na. Di ba? Wala na ngayon. So, yan yung mga before and after. Naalala ko nung pag nagbabasa ako ng dyaryo, merong portion sa dyaryo na noon, ngayon. Na sinong nakabasa? May ganyan dyaryo eh. Noon, ngayon. So, ganun din ang Christian. May pagkakaiba. So that's why nakakasolwi ng mga Christians. Kasi ang mga tao naghahanap ng liwanag yan. Amen po ba? Naghahanap ng liwanag. So kung pupunta sila sa church natin at makikita yung same ano din, sasabihin nila, eh bakit pa ako pupunta dito eh?
Yun din, same din naman pala. Napaka-importante, mahalaga yung testimony. Kahit basahin natin sa aklat ng mga gawa, yung testimony nila, ang napakalaking difference. Uso kasi ngayon ng Kristiyano, kahit dating daan, they are saying that they are Christians. Oo. Kahit iglesia, sabi nila, they are Christians. Catholic, sabi nila, they are Christians. But the big difference is testimony. Yan, testimony. So dapat ng ating mga testimony ay 1 to 2 minutes lang. Baka kasi mag-testimony kayo from Genesis to Revelation. May mga ganyang klase, di ba? Di ba? Ginaganyan ka na ng ano, kausap mo eh. Di ba? May appointment pa ako. Ha? Sa internet, meron ako nakita doon article ang galing na magagamit natin sa panahon ngayon to disciple na effective. Una, dapat mabilis. Pangalawa, dapat alam mo at alam din niya kung saan siya papunta. So, ang T40, andun tayo sa nakaplano talaga. Yan. Amen. So, we are so blessed. Kangina, nahipo din ako talagang yung testimony ni Pastor Kangina. Talagang totoo. T40 is very timely. Diba? Very timely sa ating panahon ngayon. So, dapat maigsi lang. Bawal lang mahabang kwento. Yan. Kung minsan, nagsisimula tayo sa kwento, di po ba? Iba-iba. Yan. Pero, yung buhay natin kung paano tayo binago ni Kristo, napakagandang pulpito yan. Yan. Napakagandang ano yan. Pintuan. Katulad ko, kahit sa Bible study, nagte-testimony ako pagka yung ang mga kaharap ko ay yung sobrang mga matitigas ang puso. Last Saturday, may Bible study kami at merong isa doon na college na siya, miyembro siya ng atheism. Alam niyo atheism? The one who do not believe on God. So, I share my life before. Kasi, ang buhay ko noon, mahilig ako magbasa. Di ko alam, may mga books na ako nababasa na hindi dapat basahin ng kahit pangkaraniwang tao. It is called atheism. New Age books. Yan. So, nagsimula ako in curiosity. So, nakita ko yan sa National Bookstore, ang title na The Lost Years of Jesus Christ. So, dinampot ko yan. Then, di ko alam, nagkakaroon na ng part 1, part 2, part 3, part 4, hanggang sa lumalim ako. So, yung ganong klaseng ugali ko na mahilig mag-research, nadala ako doon sa ganong belief. So, doon galing yung mga Da Vinci Code, yung mga Jesus the Man, yan. Pero yun, lumang buhay ko yun. So, sinishare ko yun kasi yung kaharap ko, may background siyang ganyan. Yan. So, dumating sa point na ipinakita ng Diyos sa akin na ang karunungan ko ay basahan lamang sa Diyos. So, nakita ko yung sarili ko doon sa kalagay ni Pablo. Matalino, maalam lahat, pero pagdating sa harapan ni Kristo, basahan lang yan. Yan. So, then, ngayon, nakita ko yung tunay na karunungan. Ang karunungan ng Diyos, si Kristo. Kapag ka meron ka palang Kristo sa puso mo, nasa iyo na ang lahat. Ang lahat. He is the wisdom and the knowledge of God. So, ganyan ang buhay ko noon. Maraming mga testimony. Pero, ang palagi ko na itetestify ay yung buhay ko as mahilig mag-aral, mahilig mag-discover ng mga hindi pangkaraniwang mga wisdom, delikado. Yan. At yan ang ginagamit na testimony sa akin ngayon. Kasi ang daming kabataan ngayon ay bounded by groups of so-called free thinkers. Sa college, ang dami niyan ngayon. May mga cell group yan. Free thinkers. Oo. So, yun ang laging ginagamit kong testimony sa kanila. Yan. So, very effective naman. Kasi yung founder nila ay taga Pilipinas din, si Red Tani. Yan. Matalino. Pero,
ginagamit yung word at yung experience ko na dating katulad din ako nila. Yan. So, yan yung sa akin. So, kung minsan, kung matagal ka ng Kristiyano, ang hirap mag-testimony, di po ba? Lalo na kung kinalikihan mo, parents mo, Christians. Di mo alam kung anong ibig sabihin ng unbeliever o pre-believer. Pero, hindi tayo maubusan ng testimony. Amen po ba? Oh, kahit pastor na tayo, may mga binabago pa rin sa ugali natin. Amen po ba? Pwede yun. Pwede yun. Okay, so, may mga testimony din na pambabae, katulad ng mga inabuso sila, nung sila'y bata pa, may mga ganyang mga pagkakataon na yun ang ipapagamit ng Panginoon sa inyo. Kung minsan, kung ano'y nakakahiya sa buhay natin, yun ang gustong gamitin ng Panginoon. Minsan, iniiwas nila yung pinakamagandang testimony, di ba? Nung gumaling ako sa ganyan. Hindi, kung minsan gagamitin ng Diyos yung mga negative. So, pwede yun. Sino nakarinig ng testimony ng anak ni Peter Tanchi? Di ba? Grabe yun. Pero hindi niya kinahiya. Hindi kinahiya ng anak ni Peter Tanchi yung nangyari sa kanya. So, sa mga lalaki, maaring nung bata pa ako, sumampalataya ako kay Jesus, simula na naging teenager ako, tinutokso akong sumilip sa mga bold sa internet. Yan. Pwedeng yan ang testimony. Nakatakot, ano? Nakakahiya. Ay! Lalo kung Christian. Yan. Pero alam nyo, pag naging transparent po tayo, mas magiging effective po tayo. Amen. Mas mapagkakatiwalaan ka ng mga baguhan, ng ina-outreach mo. Yan ang isang kasalanan. Mahirap tanggalin. Sabi dito, this year, ipagtapat ko sa aking kapwa Kristiyano. Yan. Mahirap po ba mag-testify? Ako, tinuturo ko yan sa miyembro ko. Kasi meron akong miyembro na, ano siya, homosexual siya. Bakla siya. Lagi ko sinasabi sa kanya, alam mo, pag lagi kang naglilihim, paglalaro ang kalalo ni Satan. Pero kung yung sin, in-unveil mo, mawawalan siya ng pang-blackmail sa'yo. So that's why kailangan mo in-open, sinishare. Yan. Huwag kang makonsensya sa damdamin mo, talagang ganyan yan. Ang mali lang, yung lalaki sa lalaki. Pero yung kumikending-kending ka, okay lang yun. Huwag mo ikahiya yan. Ganyan. Huwag mo ikahiya yan. Lagi mo i-share. Yan, makaka-encourage.